Magandang buhay po ulit, mga kapatid, sa inyo. Oo, bago na naman ang ating buhay, bagong umaga, bagong buhay, magandang buhay at lahat na. Katuwa po ang buhay. Salamat sa Diyos. At tayo'y pinagkakalooban ng bagong buhay, bagong pagkakataon para makagawa ng mabuti sa kapwa. Ano po? Yan po ang ating diwa sa ating programang ito na tanungin niyo si Lolo Monsi, ano? At ako ay natutuwa sapagkat yung makagawa ng mabuti kahit papaano at sa abutin ng aking makakayanan, yan po yung aking kasiyahan. Kaya huwag kayong tatakot magtanong o magpadala ng inyong mga katanungan at ako ay talagang handang-handang tumulong sa inyo. Sa katunayan, meron mo ulit tayo. Madami ho tayo mga katanungan eh. At ako'y natutuwa. At ang mga tao ay natututong magtanong, which is good. Sa gayang paraan, nakakaliwanagan tayo, lalo na ang mamahal ninyo ang simbahan natin. Na ang simbahan ho natin, hindi naman para tayo'y parusahan lagi o sabihan ng kung ano-ano. Hindi ho. Ang una hong tungkulin ng simbahan ay tumulong. Sabi nga ng Panginoon eh, no? Tatandang, sabi niya, ako'y naparito hindi upang hatulan ang mundo, kundi upang iligtas ang mundo. Hindi ho tayo hatol, hindi ho. Ligtas. Yan po ang kailangan ng tao, ang pagliligtas. At ito ang diwa ko, mga kapatid. So, give me a chance to do something good to you. Huwag kayong mag-alaala. Katulad halimbawa, ngayon, meron tayong bagong katanungan na naman. Let us see. Kung maisasabatas po ba ang same-sex marriage dito sa Pilipinas, kikilalanin po ba ng simbahan ang pagsasamang ito? Actually, ang simbahan ay, huwag niyong iisipin ang simbahan ay laging kontra-kontra kung ano-ano man. Hindi ho. Itinutuwid lang kung ano baga. Kung alin ang dapat, at lagi pong may sinasabi ang simbahan para naman hindi tayo maligaw nga po sa ating buhay pananampalataya. Sapagkat ang ating buhay, hindi lang naman dito sa lupa, tayo naman ay papunta sa langit. Ngayon, may mga problemang lumalabas nga tungkol dito sa mga same-sex marriage ngayon. At hindi ho lang yan, ang dami ng mga problemang nauna pa dyan. Ngayon, nasabihin nyo, pinapahintulutan ba ng simbahan niya ng same-sex marriage na yan? Ang kahuli-hulihan ng turo ng simbahan tungkol dyan, unang-una hindi ho pwede nating tawaging marriage yan. Sapagkat ang original meaning of marriage is between a boy and a girl. Yun ho lamang talaga ang marriage. Ngayon, yung same-sex, hindi ho pwedeng tawaging marriage. At most, matatawag na same-sex union. Kung yun ang kanilang gusto, paano? At ang simbahan po naman ay laging nakaalalay sa mga ganyang tao. Hindi ho sila iko-condemn na sa'y magsama. Sila'y ipapanalangin ng simbahan na ang kanilang pagsasama ay maging mainam, bagamat medyo, morally speaking, ay medyo questionable. Pero hindi kayapat sila'y nagkaganyon dahil ang kanilang damdamin ay kakaiba sa kaysa karaniwan, ay sila'y hahatulan. Kaya wala hong paghahatol ang simbahan. Lagi pong pagtulong at pagdamay. Kami yung nakikiramay sa mga ganyang uri ng tao. Hindi naman yung ginusto yan eh. At hindi naman kayo, ay yan ang lumabas sa inyo eh, paano yun? Mari ba namin kayong hatulan na parang kinokondem namin kayo na yun naman yata ang ginagawa ng iba sa mga ganyan? Hindi po. Ang simbahan din yung mapapakinggan humatol sa inyo. Papaliwanag, tulad ng sinabi ko, yan ang ganyang pagsasama ay hindi maaaring tawaging marriage. Kasi ang original meaning of marriage is talagang husband and wife. Yan ang sa lumang tipan, mula sa lumang tipan,
Yung sinabi ko sa inyo kanina tungkol sa aklat ng Genesis, tungkol sa lalaki at babae. Ano bang nangyari kay Adan? Siya nilikha ng Panginoon. Pero nakita ng Panginoon na hindi masaya si Adan na nag-iisa. Kaya mismo siya nagsabi, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Sabihin ang lalaking si Adan. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. At anong kanyang nilikha? Kapwa lalaki ba? Hindi. Ang kanya pong nilikha ay babae. Yun. At yun ang pinagsama niya. Yun po ang marriage. Yun ang unang marriage. Sapagkat ang nasa mind ni God ay ang marriage, I will produce children na magiging afterwards, family. Yun po. At ano ang larawan nito? Ang Diyos. Ang Diyos, kaya ang Diyos ay tatlo eh. Tatlong persona. Hindi iisa. Iisa sila, pero tatlo sila. May kanya-kanya silang papel na ginampanan. Iba ang papel na ginampanan ng Diyos Ama. Siya ang lumikha. Iba ang papel na ginampanan ng Diyos Anak. Siya ang nagligtas, siya ang bumaba sa lupa. At iba ang papel na ginampanan ng Holy Spirit. Kaya sila'y kakaiba eh na persona. Bagamat iisang Diyos. Ang pagpapabanal, ang pagpapigay kaliwanagan sa mga tao, yan ang tungkulin ng Holy Spirit. Kaya ang kanyang nilikha ay dapat pareho sa kanya. At ang pinakam malapit na kawangis ng kanyang nilikha ay itong family na magsisimula sa kasal, sa marriage, sa pagsasama ng isang lalaki at babae upang sila'y magkaanak. Kaya yan ho'y sagrado, yan ho'ng kasal na yan. Sapagkat ang may kagagawan niyan ay Diyos. At ang lahat pong kasal na nagaganap ay kasal, ay banal at sagrado. Sapagkat ang may kagagawan, the author of marriage is God. Kaya hindi basta-basta pwedeng paglaruan ng marriage. Kaya po yun eh. Kasi sagrado po talaga. Yan po'y kagagawa ng Diyos at kawangis ng kalikasan ng Diyos ang maging tatlo, maging family. Yan po ang napakagandang katuruan ng simbahan. Na hindi po pwedeng mangyari sa pagsasama ng parehong lalaki. Hindi po pwede. Yun po. Kaya hindi po pwedeng tawaging marriage yun. At mo, sabi ko, uulitin ko, union. Hindi magsama. Pagsasama lang. Pagsasama. Dahil it is not meant to produce children, makakapag-adopt sila ng children, pero hindi kanila. Adoption lang yun. Kakamaring meron silang semblance of a family, parang lalaki niya. Ay hanggang doon na lang po yun. At hindi naman nga kinokondem ni God ng simbahan mo yun. Sa katunayan, ang simbahan na aawa sa kanila. Kaya sila ipinagdadasal, kaya sila tinutulungan na makapamuhay pa rin ng mabuti sa kabila ng kanilang katatayuan. Yan ang inyong tatandaan. Hindi ho kailanman kukondenahin ang simbahan ng anumang gawain ng tao, kundi laging ang tulungan ang tao na lalo mapalapit sa Diyos. Okay? Kaya kahit pa po ipasa halimbawa ng gobyerno yung same-sex marriage, ay wala ho tayo noon. Hindi ho makakasunod doon ng simbahan. Pababayaan niyang, sige, bahala kayo, pero ang simbahan, never. Sapagkat ang simbahan ay laging lalaki, babae lang. Bueno, yan ang aking masasabi sa inyo. Pero mahal tayong lahat ng Diyos kahit paano mangyari. Huwag kayong mag-alaala. Mahal ho kayo ng Diyos. Ay, naku mga kapatid. Medyo kinakailangan nga po tayo magpaalam muna, sumandali. Ano, pansamantala. Sapagkat magkakaroon ho ulit tayo sa darating na mga araw, bantayan ninyo. Pero sa ngayon, magpapaalam muna ho si Lolo Monsi. Pero bago ako umalis at magpaalam, edi blessing muna, of course. Pagdadasal ko kayo at naway kayo pagpalain ng Panginoon
sa inyong mga gawain at taluhin manatiling tapat sa kanya sa tuwi na. Huwag kalilimutan ang magdasal araw-araw. Ang pagdadasal ho ay pakikipag-usap sa Diyos. Yun lang. Kausapin niyo siya na parang ako ang inyong kinakausap. Kayo nagtanong sa akin, parang ako ang Diyos at tinatanong niyo. Gayon ho lang. Humingi kayo. Kung may kailangan, magpasalamat kayo. Kung may mga dapat ipagpasalamat, humingi kayo ng tawad. Kung meron dapat kayong ihingi ng tawad, at purihin niyo siya sapagkat siya ang dakila at makapangyarihan. So, bye-bye na huli sa inyo. God bless you and see you next time. Oh.